Hello mga konikos and mga konikas, welcome back to another vlog. So for this video, itutuloy na natin ang pag-aaral natin ng Hebrew alphabet. So for this video, ang ituturo ko sa inyo or ang tatalakayin natin ay ang fifth letter ng Hebrew alphabet, which is Hey. So bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi po pala nakakakilala sa akin, ako po si Shela at ito po yung hilig ko talagang gawin. So I hope kahit papaano meron kayong matutunan sa video na ito. And kung natatandaan nyo, nagbigay na ako ng mga example dun sa ating mga previous vlogs about dun sa first four letters ng alphabet. So kung natatandaan nyo yung ating mga example, please don't hesitate to write in the comment section down below. Okay? So back tayo sa ating topic, which is hey. So hey sounds like ha. Ha. So pwede rin naman siyang a. And kung makikita nyo, meron siya ditong vowel system. Pwedeng ha, he, hi, ho, hu. So, depende yan sa paggagamitan nyong sentence. Okay? So, ito yung kanyang printed form. Ito. And ito naman yung kanyang cursive or handwriting format. Ganito. Yung nakakurve yung kanyang edges. So, balik tayo sa kanilang vowel system. Itong dalawang to, ha, ang pronouns. Hey, na merong patak sa ilalim, yung line. Hey, na merong kamats, yung parang letter T na maliit. This is he, and this is segol, yung tatlong tuldok. This is also he, may dalawang tuldok. This is he, may isang tuldok sa gitna. Ho, letter he, and then letter vowel, may tuldok sa taas. And then hu, yung kanyang tuldok, ay sa gitna. Okay po. Now, balik tayo sa Hebrew language in general. So, ang Hebrew language po ay gender language. So, hindi siya katulad ng salita natin na kapag nakipag-usap tayo sa isang certain na tao, whether it is babae or lalaki, ay kaparehas lang yung ating pagsasalita. Sa Hebrew po, magkaiba po siya. Kapag ang kakausapin nyo ay babae, kailangan nyong sabihin ay yung pangbabae, of course. Kapag lalaki naman, kailangan nyo yung panglalaki. So, ito yung example natin para mas maintindihan yung mabuti, okay? So, this one, he o he vet. He o he vet ay para po to sa isang feminine, okay? Para sa isang babae. Now, kung makikita nyo sa baba, ang nakalagay naman is who o have. Who o have, para po to sa isang masculine. Okay, para sa isang lalaki. Naman ang gagawin natin is i-elaborate natin sa inyo para mas madali niyong maintindihan, okay? So this is he. He is she in English. Okay? Now, he o he vet. So these words, ang kanya pong English translation ay she loves. Okay? She loves, or gusto niya. Pwedeng gusto niya, or pwedeng mahilig siya. Depende sa inyong sentence na paggagamitan, or depende, pwede rin sa tao. Kasi ito ay pwedeng, she loves a certain man. Or she loves him, to be exact. Pero hindi na example natin dito. Binibigyan ko lang kayo ng iba pang example para mas magets nyo. I hope nagigets nyo kahit papaano. Ngayon, ang gagawin naman natin ay lalagyan natin itong mga letters na to ng nikud. Okay? Doon sa he, doon sa word na he, so he po is she. Okay, huwag kayo malito kasi kapag ka binanggit ko yung he, di ba sa English is panglalaki yon he. Pero sa Hebrew po, ang he stands for feminine speaker. Okay? Balik tayo, he. Ilalagay natin dito is tuldok sa ilalim and yun na yun. He. Okay? Now, doon sa word na ohevet, ang gagawin natin is maglalagay tayo dito sa taas ng vav ng tuldok and dito sa baba ng hey segol, tatlong tuldok, tapos dito sa bet, tatlong tuldok. Ohevet. Okay? He or have it means she likes or gusto niya.
Now, gagawin naman natin siyang sulat kamay. So, paano natin to isusulat? So, kung papansin nyo dun sa ating cursive, curve po siya. Okay, curve and then curve. Hindi lang masyadong kita. Basta curve yan. Okay. He o heve. O he vet. So, ganyan natin siya isusulat ng pakamay. Okay, uulitin ko. He o heve, she likes or gusto niya. Now, dito naman tayo sa who o have. Who o have, which means he likes. Okay? Or gusto niya. So, ngayon naman, lalagyan natin siya ng nikud. So, para sa who, ang ilalagay natin is tuldok dito sa gitna. So, kung papansin nyo, back tayo dito, yung who ay merong tuldok sa gitna. So, yun yung palatandaan. So, ang bigkas na dito is who or he in English. Okay? O have. Who o have. So, ngayon naman, ang lalagyan natin ng nikud is dito sa vav, tuldok sa taas. And then, dito sa hey is dalawang tuldok sa ilalim. So, ang basa is who o have, he likes, or gusto niya. Now, paano natin to isusulat ng pakamay? So, ganito po siya. Curve na line, curve, sa loob. Vav is vertical line lang. And then, yung aleph is parang letter C, vertical line. Okay? Who o have. So, ganyan natin siya isusulat. Who o have, he likes, gusto niya. So, magbibigay ako ng another example para mas mahaba yung ating sentence and makabuo tayo ng mas okay na example para sa inyo. For example, he o have it, glida. So, glida is ice cream in English or sorbetes sa Tagalog. So, she likes ice cream. Who o have glida means he likes ice cream. He o have it, she likes. Who o have, he likes. So, ngayon naman, ang ipapakita ko sa inyo ay kung paano natin spell out yung glida. So, nalagay ko na po sa ating whiteboard yung mga letters ng glida. So, kung natatandaan nyo dun sa ating previous vlog na pag-aralan natin yung letters or yung mga letters na gimel at saka dalet. Okay? So, kaya ko siya naisama dito sa ating tutorial. That's now, right. Balik tayo. He o have it glida. He o have it glida means she loves ice cream. Now, who o have glida? Who o have glida means he likes ice cream. So, sa Tagalog, parehas lang naman, gusto niya ng sorbetes and then gusto niya ng sorbetes. Now, lalagyan natin ng nikud yung glida. Doon sa letter gimel, meron siyang dalawang tuldok sa ilalim and then may tuldok sa gitna ng letter gimel. And then, tuldok sa gitna ng lamed. Tapos, dito sa letter dalet, meron siyang kamats. Yung parang letter T na maliit. Glida. Glida. Okay? Ice cream. Sorbetes. Now, paano naman natin siya isusulat ng handwritten? So, ganito po siya. Natatandaan nyo ba kung paano natin isulat ang letter gimel? Line. Curve. Okay? Yung lamed, pag-aaralan natin siya sa mga susunod nating tutorial. So, ganito natin siya isusulat. Ganyan. Yud. Glida. Okay? Now, ang letter hey po ay pwedeng consonant and it stands also as a vowel. So, dalawa yung kanyang purpose. Okay, hindi lang siya consonant, pwede siyang tumayo as a vowel. So, depende sa word or words na inyong
gagamitin or bubuuin. Ang letter H din po ay nagbibigay diin sa isang salita. So, yan nga po yung tinatawag na hey hayedia. So, bibigyan ko kayo ng example. Kung nakikita nyo sa ating screen, so this is bite. Bite. Susulat natin to sa ating salita para siyang bite. Pero ang bigkas po is bite. Okay? And kung makikita nyo dito sa pangalawa, ha bite. Ibig sabihin, binibigyan natin siya ng diin. Kung ito yung general term niya, bite, kasi di ba, may kanya-kanya tayong bahay, and ito yung ha-bite, ang bahay. So, bibigyan ko kayo ng another example and mas malinaw na example maya-maya. But for the meantime, this is bahay, and ito ay ang bahay. So, this is house, and this is the house. Okay, so, kung mapapansin nyo, binibigyan natin siya ng diin. So, magiging specific na siya yung word na yan. Okay? Now, lalagyan natin ng likod yung bite at saka yung habite. So, dito sa bite is merong tuldok sa gitna and then merong patak sa ilalim and then meron dito sa yud na tuldok. Okay? Okay, dito sa habite talagyan natin siya ng patak. And then, yung word na bite is as is lang katulad dito. Patak, tuldok, and then tuldok sa yud. Okay? Ha, bite. The house, ang bahay. So, ganito naman natin siya isusulat kapag ka handwritten. So, this is bite. And this is ha, bite. House, the house, bahay, ang bahay. Another example natin is yelled or little boy. So, yelled is general term. Okay? So, ngayon naman, ang sasabihin ko sa inyo ay yung specific term niya. Hayelled siya ni Metapelet Bo, the child that I'm taking care of. Or ang batang inaalagaan ko. So, pwede nating palitan siya ng word na safta, which means grandmother. Or kapag sinabi kong ha safta, the grandmother. Ha safta siya ni Metapelet Ba, the grandmother that I'm taking care of. Or ang lola na inaalagaan ko. So, I think that's all for this video, mga kaunikos and mga kaunikas. So, I hope meron na ulit kayong natutunan dito sa ating vlog for today or dito sa ating Hebrew Alphabet Easy Tagalog Tutorial. And kung kayo po ay merong mga question or anything, then please don't hesitate to comment in the comment section down below. And kapag may time ako, sasagutin ko po kayo lahat. And yung susunod natin na topic is Vav or yung letter na Vav. Okay? So, kung meron kayong kakilala na gustong matuto ng Hebrew language in general, or kung meron kayong kakilala na gustong matuto ng Hebrew alphabet, please share this video to them. And thank you so much for watching. And please don't forget to like and follow my page. And I hope makita ko pa kayo next time. Bye-bye!